kilalanin ang totoong buhay ng isang Pilipino professional boxer na nakipaglaban sa WBO kaso nabigo ito nang tinalo siya sa puntos via split decision. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang i-hit ang subscribe at bell button para updated ka sa mga bago kong mga videos. Zeta Celestino Oliveros Gorres ang totoo niyang pangalan na ipinanganak noong April 18, 1982 sa Nasipit, Agusan del Norte. Ang kanyang tunay na pangalan ay isang kombinasyon ng kanyang mga magulang. Ang Zeta ay pangalan ng kanyang ina at ang Celestino ay nagmula sa kanyang ama. Siya ay may kapatid na lalaki, nagangalang Jun Gorres, dating buksingero, kaso namatay ito nang sinaksak sa isang labanan sa kalye. Siya ay kinasal kay Datchess Gorres at nagkaroon ng apat na anak. Siya ay nagsimula sa boxing sa edad na 9 taong gulang. Nagsimula siyang makipaglaban bilang professional boxer noong March 31, 2001. Matapos manalo ng 13 laban na sunod-sunod, siya ang napiling ilaban kay Edgar Rodrigo para sa Philippine flyweight title noong June 1, 2003. Gayunpaman, natalo siya ni Rodrigo via technical knockout sa 9 round at minarkahan ang kanyang unang pagkatalo. Ang isa sa makabuluhang tagumpay ni Gorres nang pinabagsak niya sa round 1 ang kababayang buksidor na si Glenn Donaire, kapatid ni Pound for Pound champion na si Nonito Donaire noong March 19, 2005. At ito ang pinakaunan niyang laban na ginanap sa Estados Unidos. Pagkalipas ng taon, nanalo siya ng OPBF super-flyweight title laban kay Winpits Chuwatana. At noong February 24, 2007, nabigyan siya ng magandang oportunidad na lumaban ng world title at labanan ang WBO super-flyweight champion Fernando Montiel. Ang laban ay ginanap sa bayan ni Gorres. 2 beses siyang nabawasan ng puntos, ang isa sa round 10 at ang isa pa sa round 12 dahil sa paghawak na ipanalo ni Montiel ang laban at nadipinsahan ang titulo via split decision. Nakipaglaban siya sa former IBF flyweight champion Vic Darchinian noong February 2, 2008. Isang IBF title eliminator ang manalo ay harapin at labanan ang kasalukuyang IBF super flyweight Dimitri Kirilov ng Russia. Ang laban ay hindi nagustuhan ng mga manunood dahil sa isang hindi kaya-ayang referee. Ito ang dahilan na pinagbabato sila ng mga bote ng mga manunood, lalo na sa resulta ng laban na isang split draw decision. Gayunpaman, nakuha ni Darchinian ang karapatang lumaban sa kampiyonato dahil mas mataas siya sa ranking kay Gorres sa IBF. Siya ay lumipat sa bantamweight division at nakamit niya ang pinakauna niyang panalo sa division noong March 14, 2009 nang tinalo niya ang former IBF minimum weight champion Roberto Carlos Liva sa 7th round. At noong November 13, 2009, matapos manalo ng isang 10 round na laban kay Luis Melendez, kung saan siya ay natumba sa natitirang 30 segundo sa panghuling round nang matamaan siya ng isang canvas ni Melendez, pero nakatayo pa rin siya at naipanalo ang laban. Pagkalipas ng ilang segundo sa pagitan ng kanyang corner, siya ay nag-collapse at bumagsak na walang malay at dali-daling isinakay sa stretcher para may sugod sa ospital at agarang sumailalim ng operasyon upang maibsan ang pamamaga sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Ilang araw din siyang nakakuma pagkatapos ng matagumpay na operasyon at pananatili sa ospital.
minabuti sa kampo ni Gorres. Naiuwi siya sa Pilipinas dahil nahihirapan sila sa malakihang bayarin sa ospital. Ang nangyaring trahedya sa buhay ni Gorres ay ito na pala ang magwawakas sa kanyang karira sa boxing. At noong February 2010, siya ay nakauwi na sa Pilipinas kung saan siya sinalubong at binati sa paliparan ng Pilipinas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagpatuloy ang kanyang physical therapy sa Perpetual Soccer Hospital sa Cebu. Ang kanyang therapy ay kasangkot sa pagpapalakas at pagconditioning ng kanyang mga kalamnan upang matulungan siyang mabawi ang kakayahang gumawa ng mga pagkilos. Sinimulan din niyang kakayahang lumakad at mabawi ang bagyang kontrol ng kanyang kaliwang kamay. Sumailalim din siya ng mga operasyon para sa pagbara sa kanyang lalamunan. Dahil sa napakagandang takbo ng kanyang therapy, matagumpay ng maigalaw ang kanyang katawan, pati na rin ang pagsasalita at bumubuti na ang kanyang kalagayan.